What up, Dancies? This is Denzel. So for this video, I'll be sharing with you guys how I earned 95,000 pesos as a student. And disclaimer guys, lahat ng sasabihin ko sa inyo ay based sa na-experience ko. And this is not to brag, pero para ma-aware lang kayo guys na may ganitong opportunities online. So without other further ado, let's begin. Nagising si Tora. So hi guys! Hi Katorang! So hi guys, ang bango ni Tora. Grab na kayo ng coffee nyo, milk tea, milkshakes, or kahit anong merienda. Kasi adulting chikahan to. And kaya ako ginawa tong video na to guys, para i-heads up kayo. Kasi galaw ako ng galaw ng buho ko sa video na to. As in, ganun ako ng ganun. Kasi bagong pagupit ako after 1 year na walang haircut. Kaya hindi ako sanay. Kaya galaw ako ng galaw. So bye-bye. Yun lang. Enjoy! Kasi sa akin, malaking tulong to. Wala akong nilabas na money dito. Wala akong in-invest. Wala akong in-enroll. Kaya gusto ko rin siyang i-share sa inyo kasi ito yung ways ko on how I earn this amount of money. Itong nakalagay sa title natin na 95,000 plus pesos as a student. And wala akong nilabas dyan. Gusto ko lang maging chill night to kasi gabi na ngayon. It's already 10:32 PM. Gabi na. Chill night lang to sa atin para pag-usapan how we can earn online. By the way guys, itong work na to is what we call freelancing. I think may mga ibang familiar na rin dyan sa inyo. Nag-start ako ng freelancing, hindi lang this year. Nakapag-start na ako before, pero mga local clients lang yun. Parang pa-commissions lang, ganun. Last year yun. Last year ako nagkaroon ng first client ko, and that time, ang ginagawa ko naman is video editor ako. Ako yung nag-i-edit ng videos niya. May iba't ibang nagpapagawa sa akin that time, kaya parang commissions lang ang dating niya. Pero may isang client ako na parang almost 1 month, 1 to 2 months ata. Not sure, pero local siya. So dito siya sa Philippines, pero Chinese siya. And ang rate ko per minute is 300 pesos. So once na nakatapos ako ng videos, minsan 9 to 10 minutes yung video niya. Meron akong 3K, 2K sa isang gabi pag natapos ko kaagad. Kaya malaking bagay na rin siya. But this time, ang work ko guys is akong social media manager. Yung client ko is US-based. Kaya ang sinasahod ko ay dollars. Later din pala guys, in this video, I will be sharing with you yung mga tips ko. Tips or mga personal na ginawa ko para makakuha ko ng client. To be honest guys, kadalasan or karamihan dito sa pag-freelancing, talagang kailangan mong mag-invest. Like, mag-enroll ka ng course nila, kung paano daw makakuha ng client, ganyan. Actually, pinupuntahan ko rin talaga yung mga ganong seminar. Kikita ka daw ng 6 digits, ganyan, for free. Matututunan mo daw yun for free, ganun, kapag a-attend ka ng seminar nila. Pero walang libre, guys. As in, after seminar nila, laging merong course na parang ini-invite ka nilang mag-enroll. For me naman, walang masama dun if meron kang money. Like, mag-i-invest ka to earn more money. Kasi talaga namang yung iba kapag alam mo kung paano gamitin yung inaral mo, you can double, triple yung ininvest mo sa learnings na yon or sa knowledge na yon. But in my case, as a student, hindi ko afford yung mga course nila kasi almost 100K, ganyan. Tapos minsan, discounted daw yon and around 40,000 pesos, mga ganun. Pero sa akin, wala talaga akong ininvest, wala akong nilabas na pera para makapag-work sa kung anong trabaho yung meron ako ngayon. So yun na nga guys, yung background ko sa freelancing. Meron akong local client before. And nangyari siya, naalala ko na, unang buwan ng pandemic, suspended lahat ng klase. Inaaral pa lang kung paano gagawin ng online class. So wala talaga kaming ginagawa. I make sure na productive dapat yung oras ko. Ganyan. So, naghanap din talaga ako ng paraan kung paano ako kikita ng pera. Yun nga yung nagawa kong paraan to edit videos. And ginagamit ko rin yung skills ko na yon sa YouTube. So ngayon naman guys, i-share ko na sa inyo yung ginagawa ko sa work. Magkano? Pati yung mga proof of payment sa akin nung client ko. Ipapakita ko rin yun sa inyo para mas ma-encourage kayo. Talagang, I'm very eager to create this video, guys. Hindi para mag-brag ganyan, pero para lang ma-aware din kayo na possible din palang kumita ng ganyan as a student. As far as I know, mas marami pang kumikitang freelancer na mga estudyante kesa sa akin, kesa sa amount na pinresent ko sa inyo ngayon sa pag-freelancing nila. Pwede nyo i-maximize yung internet, guys, to earn money. Dito naman tayo mag-focus ngayon sa work ko. Inom lang ako water. Again guys, as I mentioned, I am a social media manager. So meron akong client, isa siyang doctor sa US. And ayoko nang i-disclose yung name niya or yung mga accounts niya na in-handle ko kasi privacy niya yun. Nakuha ko tong client na to dahil ni-refer ako ng classmate ko. So thank you so much Ashley, if napaparoduman to, sobrang thank you. Later din nga guys, sinabi ko sa inyo na i-share ko yung tips ko. And yung ilang tips doon ay galing din kay Ashley. So ayan, mag-thank you tayo kay Ashley. O ito na nga, nag-uusap kami ng client ko through WhatsApp. Sinesearch ko lang sa Google ngayon
yung conversion. Dahil nga dollars yung sinasahod ko, depende rin sa conversion ni PayPal. Kung gaano kalaki yung sasahurin ko. Kung mataas ang conversion, edi mataas. And kapag mababa, edi medyo mababa din. Yung rate ko guys sa kanya is per hour. $5 per hour ako. Meron akong 253.23 pesos sa ngayon na conversion sa isang oras na pagtatrabaho ko. So, nag-start ako noon, 2 hours a day. Meron akong $10 sa isang araw. It's around 506.46 pesos. And I work 2 hours a day, 5 days a week. Meron akong rest day na 2 araw. Bale, meron akong $100. Meron akong 5 days na pagtatrabahuan. That is $50 sa isang linggo. Around 2,532.28 sa ngayon. Ang sahuran namin is every 2 weeks. Meron akong $100. Doon ako nag-start, guys. Yun yung rate na nare-receive ko or yun yung amount na nare-receive ko nung nag-start ako. By the way, nag-start ako this June lang. June 2021. And ito nga yung rate ko, $100 for 2 weeks. And nung nagsimula ako nung June, guys, parang trial lang yun ng client namin if magugustuhan niya ba yung mga pagtatrabaho ko, ganon. If nakikita niya ba yung mga result ng mga ginagawa ko. And after noon, nung nasabi niya na she has a good feeling about this, tinaasan yung oras ko. So, from 2 hours, naging 4 hours a day siya. Still, $5 per hour. July na ako nakapag-start neto, guys, na sumasahod ako ng ganito. Ito, iko-compute natin ngayon. Na-adjust na yung oras ko from 2 hours to 4 hours a day. Bale, 4 hours a day, 5 days a week, ganon. So, isang araw, guys, $20 yung naiipon ko, it's around 1,012.91 pesos for 4 hours na pagtatrabaho ko. Nagtatrabaho lang ako 5 days sa isang linggo. Pinapasend niya ako guys ng invoice every 14 days. So, umaabot siya $280 per cut-off namin. So, it's around 14,180.74 pesos. Makaka-receive ka ng 2 payment. Diba ganun din sa ibang mga talagang full-time na nagtatrabaho? Parang 2 gifts, ganyan. Ganun din sa amin. And ang mode of payment na ginagamit na namin guys is PayPal kasi nga international yung client ko. So, yun na nga guys yung kinikita ko. So, ngayon i-share ko naman kung ano yung ginagawa ko sa kanya as her social media manager. Ako yung nag-handle ng Instagram and YouTube niya. Sinabi ko kanina na wala akong in-invest na money, wala akong in-enroll, wala akong binayaran. But I think yung in-invest ko doon is yung skills ko, years na pag-aaral. I mean, hindi naman totally pag-aaral kasi sa lifestyle ko na siya na nagso-social media ako, ganyan. Pero siguro yung pag-research how the social media works, how to gain engagement, yung pag-edit din. Kasi ako rin yung nag-edit ng mga pinapost niya before, even mga captions. Yun yung mga ginagawa ko sa kanya. I make sure na tumataas yung number ng followers niya genuinely, yung number ng subscribers niya, yung mga views. Ganun yung goal ko. And yung classmate ko naman, iba na naman yung forte na tinatrabaho niya. More on website yun guys. Maraming branches ang freelancing. Pwede kayong sa social media, pwede kayo sa customer service, parang ganyan. Marami rin akong mga kakilalang nag-freelancing, yung iba sa graphics talaga. If mahilig kayong mag-edit-edit, yun nga lang, ang mahirap eh yung makahanap ng client. Pwede rin kayo sa video editing, ayan. So later nga, sasabihin ko sa inyo yung mga personal ways ko kung paano ako nakakuha ng client ko for this freelancing job. Dahil nasabi ko na sa inyo yung work ko, ano yung role ko, ngayon naman, i-share ko sa inyo yung proof of payment ko. Ilalagay ko lang dyan lahat. Tcharan! Itong 14 times 2 nyo lang, yun yung nakukuha ko sa isang buwan. 14 times 2. Around 28. Minsan mababa kasi nga yung conversion nung dollar to peso. May tax pa yan si PayPal guys, pero sobrang swerte ko lang sa client ko kasi sobrang bait niya. Tapos, sinasabi niya sa amin na if na-overwhelm daw ba kami, sabihin lang namin sa kanya. Pag may mga hindi kami naiintindihan sa mga instructions niya, ganon. Very humble and sobrang bait niya. Kaya sobrang swerte rin namin. And ito yung kagandahan guys sa freelancing. Is you can maximize your time. Walang specific time kung kailan mo siya tatrabahuin sa case namin. Sa akin, minsan, dahil nga 4 hours a day ako, yung 1 hour, pwede ko siyang trabahuin ng umaga, 1 hour sa lunch, 1 hour sa hapon, 1 hour sa gabi. Parang ganon lang. Basta I make sure na hindi ko rin dinuduga yung client ko or talagang nagbe-benefit din siya sa tinatrabaho ko. Masarap magtrabaho kapag genuine, pag inaalagaan ka rin ng boss mo. And talagang nagbe-build kami ng relationship. Iba rin talaga yung feeling kapag you have your own money. Bibili mo yung mga cravings mo, mga gusto mong bilhin na hindi ka humihingi ng pera sa magulang mo. Yun lang talaga yung parang reason kung bakit ko sinishare to sa inyo. Ayokong ipagdamot sa inyo yung gantong information. Kasi hindi nga pinagdamot sa akin nung classmate ko na may gantong opportunity. Kaya sinishare ko rin siya ngayon sa inyo guys. Sorry rin pala guys kung medyo humina na yung boses ko kasi gabi na ngayon. Malaking tulong yung ganito guys.
be honest. Makakadagdag siya for your tuition fee. Hindi lang parang luho na may cravings ka, ganyan. Makakapag-invest ka. Like, pwede kang magtayo ng sarili mong business because you have your money. May puhunan ka na, ganyan. So, I really suggest. Suggest lang naman. Kasi if capable naman ikaw, inibigyan ka naman ng mga allowance, ganun. Pero if ikaw yung nasa side na gusto nang kumita ng sariling pera and student pa lang, then I really suggest freelancing. In this part of the video naman, guys, i-share ko na kung paano ako nakakakuha ng client kasi yun naman talaga yung pinaka-goal natin sa freelancing. Eh, para magkaroon tayo ng client or yung boss natin, yung pagtatrabahuhan natin. Swertihan lang din sa magiging boss kung gaano kabait yung boss. Yung iba kasi late din nagsisend ng payment nila, ganun. And sa akin, hindi naman. May time lang talaga na de-delay siya kasi busy rin siya and naiintindihan ko yun. Hindi ko naman siya pinipressure na, uy, padala mo na yung sahod ko, baka naman. Hindi naman ako ganun kasi naiintindihan ko rin siya. Ngayon naman, guys, share ko na sa inyo yung mga tips ko kung paano mag-care ng client for free. Unang-una is you need to be open-minded. Cliche man siya or parang ginagawa na siyang joke, pero kailangan niyo talagang maging open-minded. Hindi ka mahihiyang manghingi ng trabaho, hindi ka mahihiyang maghanap ng trabaho mo. When I say you need to be open-minded pagdating sa freelancing, kailangan mong ipaalam sa mga tao that you are interested. So, ganito ko siya ginagawa, guys. Tip number 2. Ganito ko siya ginagawa. Nagpo-post ako, nag-story ako. Actually, story lang naman na if you are looking for a video editor, nandito ako. Yun yung naging reason kung bakit ako siguro na-reach out nung classmate ko kasi nakikita niya na open ako sa ganong mga trabaho. Open ako na magtrabaho, na willing akong magtrabaho. I think yun yung naging reason kasi hindi naman kami talagang nakakapag-usap na, uy, naghahanap ako ng ganyan, naghahanap ako na kailangan ko ng ganito. Talagang siguro out of nowhere, minessage niya lang ako. And ang work noon, nilalapit niya sa akin bilang video editor. Ito, papapasok ang pagiging open-minded ko, guys. Tinanong ko siya, baka meron pang iba dyan, Ash. Ganyan ko siya. And sabi niya, itatry niya pa daw kung naghahanap pa yung isa niyang client. Yun, guys, doon ako napunta sa client niya na yon, yung tinanong ko kung meron pa ba. Nag-inquire pa ako kasi hindi ako nahiyang magtanong kung meron pa ba, kung possible pa bang mag-apply ako, ganyan. Hindi na ako pinasend ang resume ng client ko. Diretso sa lang, di rin kami nag-video call, ganun. Basta nag-interview kami through chat lang, through WhatsApp kasi busy nga siya. Tiwala rin siya dun sa classmate ko na ako yung nirefer. Tinignan din yung mga social media backgrounds ko. I think nakatulong din yung mga ganun. Yun talaga yung pinaka nakikita kong reason kung bakit ako chinat ni Ash nun. Kasi alam niya, natatanggap ako ng mga trabaho. Next tip, tip number 3. Pwede kayong mag-join sa mga Facebook groups ng mga freelancers. Actually, dun ko nahanap yung first client ko sa pagiging video editor ko. Dun niya ako nahanap. Yung pinakaunang rate ko sa pag-video editing ko is 500 sa isang buong video na umabot almost 5 minutes. Parang nilalowball ko kasi hindi ko pa alam yung standards or mga rates sa mga ganong bagay. Pero alam niyo, dahil doon, natuto rin naman ako. Binagalitan ako nung kaibigan ko na, bakit 500 lang siningil mo? Ganyan-ganyan. Ito lang rin yung kagandahan sa akin na gusto ko lang rin i-share sa inyo. Na once na may opportunity, talagang ginagrab ko siya. Siguro ginrab ko yung 500 kasi first time ko, ang thinking ko noon kesa wala. Naging stepping stone ko lang rin yun kung anong meron ako ngayon. And after noon, doon na ako nag-request ng rate ko talaga. Sinabi ko, 300 per minute and tinanggap naman ng client ko that time sa mga Facebook groups, baka makita niyo ako. And talagang hindi ako nahihiyang mag-post. If you are looking for a virtual assistant, social media manager, video editor, pwede nila akong i-PM, ganun. Ikaw na rin bahala kung paano mo ibebenta yung skills mo, paano mo i-market yung sarili mo. Sabihin mo na ganito yung hinihingi mong amount kasi ganito yung ginagamit mo. Mga ganung bagay. Actually, guys, kagagaling ko lang sa loan, tinrit ko rin naman ang sarili ko. Kaya yun yung mga perks pag may mga sarili kayong pera. Hindi siya nakaka-guilty at some point kasi alam mo pinaghirapan mo rin. Kaya masarap lang rin sa feeling like rewarding siya tapos capable ka bang ilibre or pameryendahin yung family mo. So yun, masarap sa feeling yun. Next tip naman, guys, ito naman galing to kay Ashley. Tinanong ko siya, Ash, paano ka nakakuha ng mga clients mo? Paano mo naaral? Isa lang yung sinagot niya talaga sa akin. Inaral niya daw sa YouTube. So talagang nag-search daw siya. Ash, thank you so much. Search daw siya sa YouTube. As in, sa YouTube lang. Tapos minsan daw nagtitake notes pa daw siya, ganyan. Alam niyo, kapag may isang bagay kang gusto, talagang pupursigihin mong aralin, pupursigihin mong gawin. Next step and last, ito yung website na pwede kayong makapag-apply ng freelancing. Pero dito kasi sa website na to, guys, malaki yung competition. Marami kayong competitors dito. And that is Fiverr. Natutunan ko lang rin siya online. Yun yung maire-recommend ko muna, yung Facebook group tsaka Fiverr. Nag-post na ako ng gig ko sa Fiverr. Hindi na rin ako ganong active dun kasi contento naman na ako sa client ko ngayon. Eventually, madadagdag
dagdagan pa. So, yun lang guys. Yun lang yung mga tips ko para sa inyo. If ever na you're planning to start your freelancing career then. So, ngayon naman guys, yung advantages and disadvantages ng pagiging isang freelancer while you are studying, like me. Advantages niya, talagang flexible ka sa oras. Nasa sa akin nakadepende kung paano ko hahati-hatiin yung oras ko. Kasi before guys, before ako nag-freelancing, before ako nagkaroon ng client ko, ESL teacher pa ako. Dumating sa point na nagpapatong-patong sila, like may klase ako, tapos teacher din ako sa gabi sa mga bata. Then after ko doon, gagawin ko na yung trabaho sa freelancing. And very toxic siya. I mean, pagiging isang ESL teacher ko, for me, nagiging toxic siya kasi kahit wala akong estudyante, but nag-plot ako ng schedule ko. Actually, may video ako about that. If interested kayo, wala na akong ganong update sa Akadsoc kasi wala na po ako doon. Kahit wala akong student, once na nag-plot ako ng schedule ko, aantayin ko yon. And kapag walang student, walang kita, walang sahod, sayang oras. I-drive naman ako magturo sa mga bata, like ganado ako. Pero talagang yung bosses ko, after 1 hour pa lang, parang gas-gas na. Yung part-time job ko, hindi siya nakaka-pressure for me. Kasi nga, alam ko yung ginagawa ko. I mean, social media, lahat naman tayo gumagamit yan kadalasan na. Pero kumbaga, yung rate na kinikita mo, para kang nag-work din ng full-time while nag-work ka ng part-time. So, if napanood nyo na yung ilang part ng video na to guys, siguro bandang dulo ko na ilalagay to. Pero, yung nasa title natin na 95 plus pesos, hindi po yan isang buwan na. Kumbaga, pinagtrabahuhan ko yan for 3 to 4 months. Ayan, tas divide na lang. Sinabi ko naman to around 20 plus per month. Ganon. Kasi may pinapakain ako. May pinapalamon po ako. May binubuhay po ako. Magbo-birthday na po to. Mabait mo naman. Hindi po mapalag. Bye-bye guys. Back to the video. Kaya yun lang rin yung isang kagandahan guys. Malaking tulong to. Bayad ng tuition fee, pang survive araw-araw, and hindi pa ganun kapagod talaga. Ang disadvantages lang nga ng pagiging isang freelancer while you were studying is that hati talaga yung focus mo. Halimbawa may exam ka, parang nakakahiya naman sabihin sa boss mo na kailangan mag-aral. Hindi ko yung ginagawa. Dahil nga nagtatrabaho ka, kailangan mo pa rin ng commitment kahit na freelancing yan. Yung iba may mga contracts pa pero sa amin wala. Sobrang maayos lang talaga yung client namin and kahit kami, maayos kami kausap. Sa disadvantages na sinasabi ko, habang nag-aaral kayo, talagang hati yung focus nyo. Like, pag may exam, walang excuse. Kailangan dalawang bagay yung ipaprioritize mo. So, while you're studying, marami kang kailangan priority, work, and school. If gusto mo talaga and kailangan mo, ito yung pinaka mas less hassle na work para sa mga estudyanteng katulad ko. Na-experience ko rin naman yung maging ESL, pag-start ng online business, even in coding, guys, na-experience ko yun. Kung gusto nyo rin mag-YouTube or maging endorser, ang masasabi ko ay mas stable is yung freelancing. Hindi lang siya per commission, day-to-day basis yung binabayaran sa'yo. Oras mo yung binabayaran sa'yo. I hope na may natutunan din kayo sa video na to. And medyo na-enlighten ko kayo about freelancing. So, that is it for today's video. Sana nagustuhan nyo to. And sana naging helpful din sa inyo. Yun lang naman yung goal ko for this video. Nakakatuwa yung mga comments nyo guys na nababasa ko na nai-inspire din kayo at some point. Yun lang naman yung pinaka-goal ko dito. Hey, i-share sa inyo and hindi ko pinagdadamot yung mga ganitong information. So, thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe. Like this video and comment down below. And if meron kayong mga video recommendations, suggestions, then feel free to comment them in the comment section. Reach until the end of the video, then comment Polaroid. Thank you so much, guys. I hope to see you again next Saturday, 7 p.m. Positive heart always sees everything. Thanks. Balitaan niyo ako if meron na kayong mga freelancing job nyo sa comment section pagdating ng araw. Bye-bye!